Hi guys! Welcome back again sa ating segment na GC Dental Giveaways. So dahil we need to feel the spirit of Christmas ngayon, kailangan natin gumawa ng isang segment na para naman i-honor yung mga magulang natin. So first, we will talk about complete denture. Yan po yung mga nadalas nating nakikita sa nanay, tatay, lolo at lola natin. Yung halos wala ng ipin. Na parang pag lumabas ng bahay, parang para silang kawawa dahil walang ipin. So, ngayon, i-explain ko sa inyo ano ba yung complete denture, bakit ba nagkakaroon ng ganito. Again, ito po ay dahil sa early loss ng mga ngipin dahil hindi naalagaan at nagiging weak yung gums, yung bone, kaya nagkakaroon ng mga ganyan, pa early loss, natatanggal, kaya ang ending, wala nang ngipin yung buong arch. So, madalas, pag nakikita natin sa lolo at lola natin, upper-lower yan. Yung taas at baba niya, wala. So, ano ba yung mga treatment na ginagawa? Actually, it's very simple. Ang ginagawa lang naman dyan, nilalagyan natin ng dentures. Yung dentures na ginagamit, may iba-ibang klase lang. Meron lang tayong ginagamit na plastic, or kung gusto mo ng medyo maganda-gandang klase ng denture, meron din. So again, you need to talk to your dentist kapag kaganoon yung cases ng lola mo, gusto mo siyang samahan, nanay mo, tatay mo. So, yun yung mga cases na dapat na inaalam natin sa mga dentista. Ano yung available na treatment para sa kanila? Kaya ito yung pinili ko talaga. I personally handpicked this segment para naman kahit hindi kayo ganito yung cases nyo, parang for the first time, sumali kayo sa isang ganitong raffle para sa ibang tao. And it's very special kasi para to sa lola nyo, lolo nyo, nanay nyo, at tatay nyo. Gusto ko lang magkaroon kayo ng little knowledge tungkol dito kasi madalas may mga pumupunta na pasyente sa amin. Ang complaint nila is, bakit ganon? Ginawa na ulit pero maluwag pa rin. Ito yung mga untoward incidents na hindi na natin siya mababago, hindi na natin siya mareremedyohan talaga ng malala. Dahil, again, buong ngipin yung wala, so wala na talagang anchor, wala nang kinakapitan. Ang tendency talaga, maging loose yung bone, lumipis, kaya ang only hope na lang talaga natin is ayusin natin yung set of teeth niya, magandang set of teeth, pero kakapit na talaga tayo sa mga adhesive. Yung mga pandikit ng dentures. So, ginagamit talaga ito, lalo na nung mga pasyente na maninipis na yung buto at talagang ang problema is loose na yung ngipin nila. But again, meron pang ibang option. May ibang option naman. Ang option mo naman, pwede ka naman magpagawa ng implant. Magiging madugo nga lang yung implant kasi kailangan mong mag-embed ng bone, tapos kailangan mong i-screw yun para magkaroon ng complete denture si nanay o si tatay. Pero, kung ikaw parang okay naman sa complete dentures na removable na lang, ang ina-advise ko na lang lagi is kailangan, kapag lalo na kapag ka alam mong pupunta ka sa isang gathering or you will speak, makikipag-usap ka sa ibang tao, kailangan talaga i-secure mo siya with denture adhesive. Maraming denture adhesive in the market na pwede natin i-avail. So, hindi po ako magpo-promote ng any adhesive dito kasi kahit ano naman po pwede nyo talagang gamitin. Pero syempre, kuhain nyo na yung talagang most reviewed. Hindi pa po kasi ako, again, hindi po ako kasi nagpo-personal ng recommend ng mga product kasi hindi ko pa naman po siya na-try. Pero based sa mga pasyente ko, yung mga available, yung mga leading na adhesive sa market na available sa groceries, na available sa drugstores, pwede nyo po siyang gamitin. Number one tip yan, rely on adhesive. So, number two, kailangan po nililinis ang mga ganong klase ng dentures, lalo complete dentures. Syempre, pag nilagyan mo siya ng adhesive, at the end of the day, kailangan mong tanggalin, linisin mo siya, pagpahingahin mo yung buto mo, tsaka yung gums mo. So, meron na rin po sa market na ginagamit na parang denture cleaner. So, kailangan nyo rin po yan. Yun po yung mga nakikita nyo, ba't minsan naninilaw yung postiso. Diba nga, nakakita pa tayo ng bata tayo na binababad yung denture sa baso or sa tubig. Not necessary na kailangan gawin yun. Hindi naman siya kinakailangan talagang ibabad. Siguro nakaagawian na lang nila yon. Pero, importante na linisin mo siya. Kasi baka naman mamaya, hindi mo siya nilinis, binabad mo lang siya sa tubig, madumi pa rin ho yun. So, kailangan mo siyang linisin kung paano mo itinitake care yung ngipin mo.
So again, that's two. Kailangan mo ng adhesive at kailangan mo ng denture cleaner. So para po yan sa mga pasyente or sa mga tao na akala nila porket nagpagawa ng bagong denture, kailangan isukat na sukat na. Hindi po ganun, lalo na manipis na ang bone. Kung kayo po or yung nanay niyo po, mayroon po kayong kakilala na gustong regaluhan ng ganitong klaseng denture, we will be happy na kayo po ang piliin. Just make sure na naka-like and naka-share tong video na to. At syempre, make sure naka-subscribe kayo sa YouTube channel namin. At pumunta po ulit kayo sa Facebook page namin. Kung nasaan itong link na to, ilagay niyo po sa baba yung picture ng gusto niyong regaluhan. Probably, write us a letter kung bakit po niyo siya pinipili bilang reward at kailangan piliin as a winner of this complete denture. Up and down po ang gagawin nating giveaway. And hindi po kagaya ng iba nating mga GC Dental giveaways, since Christmas, we will be giving 3 lucky winners of complete denture. Isa po ito sa pagpapasalamat namin sa pag-continue nyo sa pagsuporta ng GC Dental Center. Gusto po namin iparating sa inyo na kami po ay pamilya nyo. Sa ganitong paraan, pinapakita po namin how grateful we are sa pagtanggap nyo sa amin bilang family. Again, lahat po ng mechanics, paki-follow. And maraming maraming salamat po sa pagsubaybay ng lahat ng videos dito sa YouTube channel namin. Merry Christmas and see you again next year sa isa na namang giveaways. Maraming maraming salamat po. Thank you!